Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, bago ang mahal na araw. At sa ating araw-araw na pagsisimba, para bang nakakapanibago na makita ang ating mga altar, ang ating mga retablo na tatakpan ng violet na tela, na para bang masyado naman yatang naging napakadilim, napakalungkot. Ang katotohanan, iyan ang nais na iparating sa atin ng simbahan. Sa nalalapit na mahal na araw, ang ating dapat buong atensyon ay nakatuon na lamang kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay tatlong araw pagkatapos na siya'y mamatay. Mahalaga na ang ating buong atensyon ay maituon natin kay Jesus upang tunay tayong makapagnilay at matularan ang kanyang napakagandang halimbawa. Dito sa ating mga pagbasa, sinasabi ang ating Panginoon ay dapat na purihin at ipagdangal. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos, siya ang Panginoon, siya ang makapangyarihan sa lahat. Di ba yan yung narinig natin mula sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel? Ang tatlong kalalakihan ay sinabihan na sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero nanindigan itong tatlong ito at ipinahayag nila, hindi kami sasamba kaninumang Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lamang na tunay na Diyos ang aming sasambahin, ang aming pupurihin. Kahit kami itapon niyo sa naglalagablab na apoy. At pinatunayan nitong tatlong lalaking ito, tama sila. Ang tindi ng kanilang pananampalataya sa Diyos ang siyang nagligtas sa kanila sa kamatayan. At dahil sa matinding pananampalatayang ito sa Diyos, maging ang hari na nag-utos na sila'y itapon sa apoy at sumamba sa Diyos-Diyosan ay naniwala sa kanilang kinilalang tunay na Diyos. Talaga nga naman na sa ating buhay sa mundong ito, wala tayong dapat nakikilalaning ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Ang ating Panginoon at Diyos ay makapangyarihan. Si Jesus na ating Panginoon at Diyos ang tagapagligtas at siyang makapag-aakay at makapagdadala sa atin pabalik sa Ama. Kaya ang paalaala ng ating mga pagbasa, ang paalaala ng ating panahon bago ang mahal na araw ngayon, ituon, ipokus ang buong sarili kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. At sa ganitong paraan, tunay nating masabi, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Amen.